Ikaw ba ay namumblema sa iyong asawa na lasenggero na babaero pa? Pwes, kung ikaw ay naniniwala sa mga spell, itong video to ay para sa iyo. Kaya panoorin mo upang mas malaman mo pa ang lahat ng mga bagay na pwede mong gawin upang mapagbago mo ang iyong asawa. Good day everyone! Andito na naman ang inyong Ate Mayang isang OFW dito sa gitnang silangan at muli maghahatid na naman sa inyo ng mga panibagong kaalaman. Yan, kaalaman na naman. So nakita nyo ang intro ko kanina, pag-uusapan natin ngayon yung spell na gusto kong i-share sa inyo talaga na super epektibo po talaga at marami na po ang gumagawa nito at napagpatotoo na talagang nangyayari po talaga. Paalala lang po kung kayo po ay hindi naniniwala sa ganito mga ritual o spell, pwede nyo pong i-skip ang aking video. At kung ikaw naman ay naniniwala, welcome na welcome ka dito sa aking channel. At mangyaring tapusin mo ang aking video upang mas lalo mo pang matutunan ang spell na i-share ko sa inyo ngayong araw na to. Pero bago ako magsimula, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng aking mga viewers dyan at subscribers. At kung ikaw ay bago dito sa channel ko, huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button, ganun din ang bell button, para lagi kang updated sa lahat ng mga video na gagawin ko in the future. So, ayan na nga, umpisahan na natin. Yan, namumblema tayo sa mga asawa natin na sobrang babaero talaga. As in talaga, napaka-pipilyo talaga ng mga asawa na yan, no? At saka, yung mga lasinggero, yung hindi talaga mapigilan ang pag-iinom. Na kahit ano na, kahit na awayin mo na, o kung ano man ang gawin mo, talagang hindi talaga mawala ang ganunong bisyo. Ang mga bagay din ay talagang hindi po maiiwasan sa isang pagsasama po sa isang mag-asawa, talagang hindi maiiwasan na talagang pagtalunan nila yung mga ganyang klase ng bisyo, ang pagiging babaero at saka ang pagiging lasinggero. So itong i-share ko sa inyo ay napaka maselan po, ayan, hindi naman po sobrang napaka maselan, pero dito sa aking spell na ito, mga ngailangan po tayo ng brief ng asawa natin, okay? At kailangan din po natin ng maliit na botelya, yung cleared na bottle po, at saka kailangan din po natin ng suka, and then kailangan din po natin ng buhok ng ating asawa. So, ang proseso po nito ganito, ituturo ko sa inyo, ha? Yung brief po ng asawa natin na bagong hubad lang po ha, hindi po yung nakatago sa ating cabinet, hindi po yung bago, hindi po yung pinagdumaan, kundi yung bagong hubad pa lang ho. Ang gagawin nyo, pagkahubad ni Mister, inyo pong ibuhol ng 3 beses, kahit pa paanong buhol po gawin nyo, ibuhol nyo ng 3 beses, at ang susunod na gagawin nyo ay inyong libing sa likod ng inyong bahay. So, kung may lupa doon sa likod ng bahay nyo, ilibing nyo doon. Kung may paso naman kayo na nasa likod ng bahay nyo, ilibing nyo po doon yung brief na inyong pinagbuhol-buhol. At habang ito yung inyong inililibing, syempre, dadasalan nyo kung ano yung mga bagay na gusto nyo mapagbago sa asawa nyo habang nililibing nyo, sasambit-sambitin nyo. Kahit sa isip nyo lang, kahit hindi nyo sabihin, basta sasambitin nyo yung mga bagay na gusto nyo mapagbago para sa asawa nyo. So, iyon po ang first step na gagawin nyo. Inuulit ko po, sa likod po ng bahay ninyo, hindi po sa harapan, hindi po sa tagiliran, sa likod lang po. At ang pinakamaganda po at pinakamabisang gawin ito sa tuwing araw po ng Biyernes. So, alam naman po natin ang araw ng Biyernes yan. Yan yung araw na talagang napaka-swerte kasi lahat ng mga ritual spell usually ginagawa sa ganyang mga araw. And then, susunod po naman natin, bakit kailangan natin ng bote at ng suka at ng buhok? So, ganito po ang gagawin nyo, ha? Malinaw po. Kumuha po kayo ng isang bote. Sa isang bote pong yun, lagyan nyo po ng suka, kalhati. Mga kalhati na po, huwag naman po niyong punoin dahil kakalugin nyo po ito eh. Then, pagkalagay nyo po ng suka, kumuha po kayo ng buhok ng inyong mister. Yan. Huwag nyo po ipapaalala ha. Huwag nyo ipapaalam
sa inyong mister pala na itong spell na to ay ginagawa nyo sa kanya kasi kapag pinaalam nyo po, ay wala po itong visa. Hindi po ito magkakatot at hindi po ito mapagbabago ng inyong mister. Kailangan secret po talaga o kahit kanina huwag nyo muna sabihin habang ginagawa nyo ang ritual na ito. Kailangan isikreto nyo muna at saka nyo ipagpatotoo kapag ito ay nangyari na. O, pwede nyo nang ishare sa iba kung ano yung nalalaman nyo. Kapag nangyari na yung inyong kahilingan na pagbago nyo na ang inyong asawa. So, ganito ang gagawin nyo nga. Ilalagay nyo po yung suka doon sa may bote. Ilalagay nyo ng buhok ng inyong mister. Huwag naman po kadamihan ha. Yung enough lang po. Pagkalagay nyo po nito si buhok, kakalugin nyo po habang kinakalug nyo po itong si bote. Isipin nyo lang sa isip nyo kung gusto nyo, sambitin nyo. Sabihin nyo, huwag ka nang mag-inom, huwag ka nang mambabae, ganyan-ganyan. O lahat ng mga gusto nyo sabihin na mapagbago nyo ang inyong asawa, sabihin nyo po. Free po iyon. Unlimited po, sabihin nyo. At iyon lang po ang gawin nyo. So, pagkatapos nyo kalugin sa araw na yon, kinabukasan naman po, gayon din po ang gagawin nyo. Walang tigil po ang kalug natin. Isang beses nyo lang po yung kakalugin sa isang araw ha. Bale, pagkagising nyo sa umaga, pwede po yun. O, kalog. O, unlimited na kalog, wala pong problema. Then, on the next day, ganun na naman po ang gagawin nyo. Hanggat hindi po napapagbago ang inyong asawa. At kung dumating ang panahon, o dumating ang araw, na talaga may napapansin na kayong kakaiba sa asawa nyo na yung dati niyang ginagawa na hindi naman niya ginagawa, ay ginagawa na niya ngayon. Lumalambing na siya, napipil niyo na talaga may caring na siya sa inyo o sa pamilya niyo, or nababawasan na yung pag-iinom niya. Yun na po yung time na pwede niyo nang itigil ang pagkakalog niyan. At ang magagawa niyo na lang po doon sa bote na inyo nilagyan ng suka at buhok, ilibing niyo na rin doon sa likod ng inyong bahay. Lagi pong sa likod, hindi po sa harapan. So, iyon po ang gagawin nyo ha. Hanggat hindi po napapagbago ang inyong asawa, keep, kalog-kalog lang po. Tuloy-tuloy lang po ang pagkalog. At, syempre, kasabay ng ating paggagawa ng ganito mga spell o ritual, kailangan din po naman natin ng pananalig at paniniwala, diba? Kailangan, magdasal din naman po tayo, sabayan natin ng dasal. Syempre, above all these things, itong mga ritual nito, syempre si God pa rin po yung talagang mas makapangyarihan sa ating lahat. At saka huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Kasi habang may buhay, may pag-asa po yan. Ano man ang mangyari, magbabago at magbabago po yung mga asawa nyo. Kaya kailangan lagi tayo may tiwala at paniniwala sa ating sarili. So ito lang po yung mga bagay na gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na ito. At I hope na makatulong naman po no, kung susubukan nyo dyan sa inyong mga tahanan. Inuulit ko po, huwag nyo pong ipapaalam o kaya ipapakita sa inyong asawa kasi mawawalan po ito ng visa. Useless lang kung mangyayari ang ganun, di ba? Wala yung effort nyo kapag nangyari na makita yun ang asawa nyo at malaman nyo. Alam nyo ba, alam ko marami sa atin, sa iba magsasabi na hindi maganda yung mga ganitong gawan. Ito namang mga ritual, spell na to, ito naman inakakatulong lang. Kung sakasakaling talagang hindi mo na mapagbago ang iyong asawa, talagang kahit ano nang gawin, kahit ipagluhod mo na sa simbahan or simba mo na ng linggo-linggo para ipagdasal na talaga magbago, hindi pa rin nagbabago. Ito lang naman po yung simplest way kung paano natin mapapagbago din yung ating asawa. At alam ko naman hindi po lahat ay naniniwala sa ganitong mga ritual o spell. So, sa mga naniniwala po, I hope na makatulong itong na-share ko sa inyo ngayong araw na ito. At syempre po, huwag pong makakalimot palagi na magpasalamat palagi sa Panginoon sa lahat ng mga blessings na ibinibigay nila sa inyo sa araw-araw. Bali po yung ating ginawang brief na sinabi ko sa inyong ibon, iyon naman po ay para sa pambababae ng inyong mga asawa. At iyon naman pong suka na may buhok na inaalog-alog, kinakalog-kalog, iyon naman po ay para sa pagbabago ng inyong asawa. Kung may mga ugali siya na di maganda, kung
medyo lagi siyang bugnutin, lagi siyang hindi sumusunod sa mga gusto nyo, sa mga ano nyo, sinasabi sa inyo. Iyan po yung spell na magagawa nyo para mapagbago ang inyong asawa. At dito na po nagtatapos ang aking video ngayong araw na ito. Kung meron kayong mga gustong itanong or i-suggest, pwede po kayong mag-comment dyan sa aking comment section. At kung nagustuhan nyo po ang video ko ngayong araw na ito, huwag nyo pong kalilimutan na i-like ang video ko. Magkita-kita po muli tayo hanggang sa mga susunod ko pang video, sa mga masishare ko po sa inyo. Kaya ano po, wait lang po tayo at marami pa po akong nakahanda mga video na talaga namang makakatulong po sa inyo. Paalala lang po, mamuhay lang po tayo palagi ng positibo at lahat ng ating mga hangarin at kahilingan sa buhay ay siguradong ating makakamtan. Bye everyone! Mag-iingat po ang lahat. God bless!